let's open the box. Sa gilid ng box, makikita natin yung contents niya. Ito yung contents. Let's see the top of the box. Isa sa mga features na gustong-gusto ko yung pwede siyang i-connect using your mobile device or cellphone. Mobile connectivity. Connect to your mobile device across your wireless network using Brother iPrint and Scan application, AirPrint or Google Cloud Print. Yung iPrint and Scan application, it can be downloaded to if you are using Android, yung Google Play. Sa iPhone, pwede rin. Nada-download yun, yung application na yun. Reminders. Next. Details of inks. Sa pagkakalam ko, guys, matipid ito sa inks. Primary color, of course. Blue, red, and yellow. System requirements niya, if you are using Windows, andito yun, naka-indicate siya. Siyempre, of course, sa Mac. Yung driver niya, of course, nada-download siya. Meron din siyang naka-install na CD. Meron siyang naka-ready rin na CD. Okay. So, yan ang details niya sa box. So, makikita na natin yung details niya sa box pa lang aside from manual. May kabigatan siya. Okay, let's familiarize pa rin nasa loob ng box. CD, installer, and driver. Actually, yung installer and driver niya, it can be downloaded to Brother Printer website once you visit there. Magda-download niya siya. Warranty card or warranty brochure. Manual. Yung mga inks niya. Dalawa yung black. Sa pagkakalam ko, yung isa dito is bonus. So, makakatipid. Yellow, blue, magenta, red. Cable plug. USB cable from printer to computer, vice versa. Computer to printer connection. And the unit, of course. The DCP DAS T710W. Uncover na natin yung plastic sa unit. One functions ito. So, pwede ka mag-print, pwede ka rin mag-scan, pwede kang mag-copy. Kung gusto mo mag-scan, open mo lang to. Merong glass dito. So, lalagay mo dito yung document at or photo. Ito. So, kung gusto mo naman mag-print and copy, dito naman siya nilalagay. So, importante, dapat may load din yung tray niya. Yung lagayan ng typewriting paper. Yun. So, gagawin natin yung isa-isa. Scan, print, and copy. Aside from CD installer na nasa package, you can also download the driver, printer, and scanner. Punta lang kayo sa Brother website. Naka-indicate naman yun sa manual. So, hindi kayo mali dito. And now, i-unwrap na natin yung mga components niya na nasa box. First, power cord. Itong power cord niya. Guys, when you are facing the unit,
ang location ng power cord niya ay nasa left side sa bandang dulo ng ano ng printer. So papakita ko sa inyo, ito 'yon. Ito, ito. Sa bandang dulo sa left side. Make sure na naka-fix ng mabuti. Next, USB cable. Ito yung nagkoconnecta sa computer to printer or printer to computer. USB cable. So baka malito kayo, ha? Ito yung parang 2.0 to something. Ito ang sa computer. Itong isa, ito ang nakakonnect sa printer. Ngayon, tatanungin nyo saan nakakonnect ito sa printer. Banda rito nyo siya matatagpuan. Sa parang, ito kasing printer na to, parang may compartment. Something, parang nasa second floor siya. Angat nyo lang ng dahan-dahan. Banda rito po siya. Makikita. Ito. Dito. So, try natin i-connect. Yan. Meron siyang parang kanal na nasa, na naka-ready. Lalagyan niyo dyan yung kable. Papunta sa likod. Yan. So, ito yung nasa computer. So, ready na siya sa desktop. I-close up natin mabuti para makita nyo ng klaro kung saan nakaposisyon yung butas na pagpapasukan natin ng kable ng printer cable. Ito yun, guys. Meron siyang parang ano dito, space para sa kable yan. Parang kanal. Once na fitted na siya, yan. Ito. Once na fitted na siya, pwede nyo nang ibaba ng dahan-dahan yung cover niya. Kahit hindi nyo masyadong idiin pababa kasi once na itinap nyo siya, automatic siyang nagko-close. Slow mo. Meron siyang tinatawag na LCD indicator. You can set the day and time. Nagbibigay din ng notes and guidance yung LCD indicator once na naka-on na yung unit. Ngayon, lagyan na natin ng mga inks yung tank niya. Open the tank cover. Pwede niyong tanggalin ito isa-isa, yung pinaka-takip niya. May pinaka-takip pa yung bottle niya, so tatanggalin niyo ito. Sa kanya ngayon, ibalik yung parang nozzle. Blue. Yellow. Last, black.
Marami itong black kasi yung trabaho niya mag aside from mag-print, mag-copy, yung parang Xerox. Saka most of the time, ang mga documents naman, mga black and white. Uubusin niya yung ano ink sa bottle. Huwag kayo magtitira. Ano ba? Balikan ko yung pula. Oops! Nagbubble kasi yung loob eh. Kaya, so, sisimutin natin. Okay. Blue. Okay na. Okay. Then close tightly. Yes. Please wait cleaning approximately 6 minutes. Sabi. Na-adjust pala to. Nagulat ako. Okay, completed. Set paper. And press start. Color. Yung ano niya, print quality din. Print quality. Okay. Yes. Okay, let's try copying or Xerox. Sample ito. Okay, malinaw. Copying po ito ah. Or parang sinerox mo yung document. Now let's try to scan some image and save to computer. Na-adjust din yung resolution sa ano, computer. If you want 200 dpi, 300 dpi, or 600 dpi. Okay, ito na siya. Try naman natin ngayong mag-print ng JPEG file from computer. Okay, for example, ito.
Okay. Good. So guys, na-adjust yung ano niya, yung quality niya. Dito, na-adjust naman yan. Just in case gusto mo ng best quality, medium quality, and so on. Okay, success! Thank you sa panonood.